Sumagot si Jesus Christ, may lungga ang asong gubat at may pugad ang mga ibon. Ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang mapagpahingaan. Totoo naman po kasi na nung nandirito si Jesus Christ sa lupa, nagmi-ministry, wala po talaga siyang permanenteng bahay na matutuluyan o mapagpapahingaan maliban talaga doon sa bahay na kinalakihan niya nung bata pa siya. Sinabi mismo ni Jesus Christ sa taong ito na may mga lungga ang asong gubat at may mga pugad ang mga ibon, ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang mapagpahingan. Sinabi ito ni Jesus Christ doon sa taong gustong sumunod sa kanya para kapag tagasunod na siya ni Jesus Christ, hindi siya maghanap ng komportableng buhay. Ni hindi nga nangako si Jesus Christ sa taong ito na kapag sumunod ka sa akin, magiging masagana o maginhawa ang buhay meron ka. Ang tanong ngayon sa atin, kung ganitong klaseng Jesus Christ ang ma-encounter natin sa panahong ito, lalong-lalo na pandemic pa naman, susunod pa ba tayo sa kanya o hindi na? Kung ang mga sagot natin ay oo, mas mabuting maaga pa lamang malaman na natin ang totoo na kapag mga tagasunod na tayo ni Jesus Christ, huwag po natin siyang panghanapan o hingian ng mga bagay na gusto nating makuha dito sa lupa. Dahil unang-una sa lahat, ang Jesus Christ na napagdesisyonan nating sundan ay hindi kailanman nangangako sa atin na kapag sumunod tayo sa Kanya, makukuha o ibibigay Niya ang lahat ng mga bagay na gusto nating makuha dito sa lupa. Ang pagsunod kay Jesus Christ ay by faith. At kung wala tayong faith, we cannot please Him. At ang faith ay ang kapanatagan sa mga bagay na inaasahan. Ang paniniwala sa mga bagay na, o yung tinatawag na, ang katunayan sa mga bagay na hindi nakikita. Hindi ito yung klase ng faith na gusto nating paniwalaan sa ating mga sarili para makuha natin ang lahat ng mga bagay na gusto nating makuha dito sa lupa. Kagaya na lang nito, ano ang nasa sa kamay mo? Name it. Claim it. Pastor, nakikita ko sa aking mga kamay na magkakaroon ako ng brand new car, house and lot, mga negosyo, maraming pera. I claim it by faith in Jesus' name. Di wow. Sana all. Dinaig pa talaga natin si Madam Aureng. Tayo na ang nanguhula ng magiging kinabukasan o buhay meron tayo. Kapag Kristiyano na ang isang tao, sa maniwala kayo sa akin o sa hindi, ang tanging may hawak ng buhay meron siya, kinabukasan meron siya, ay walang iba kundi ang Diyos mismo. Hindi yon totally ikaw, ni hindi yon totally ako, kundi ang Diyos mismo. Jeremiah chapter 10, 23 to 24. Pakibasa. Sabi niya rito, Panginoon, alam ko po na ang buhay ng tao ay hindi kanya. Hindi siya ang may hawak ng kinabukasan niya. Ituwid niyo po kami, Panginoon, nang nararapat sa amin. Huwag niyo po itong gawin ng dahil sa inyong galit
baka walang matira sa amin. Wala man lamang talaga sa mga tunay na anak ng Diyos ang narito ngayon ang makakapagsabi na kung ano ang ayon sa kalooban at mga pangako ng Diyos sa buhay Kristiyano meron ako. Yun ang nasa sa kamay ko na ngayon at lubos kong pinaniniwalaan at sinasampalatayanan. Bakit? Dahil ang pananampalatayang ibinigay ng Diyos sa mga tunay na anak ng Diyos ay hindi nagbibigay sa atin ng karapatan na makuha natin ang lahat ng mga bagay na gusto nating makuha dito sa lupa. Yun lamang ayon sa mga pangako at kalooban ng Diyos sa mga buhay Kristiyano. Meron tayo. Lagi nating tatandaan, hindi namatay si Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay para lamang magkaroon tayo ng brand new car. House and lot. Mga negosyo. Maraming pera. Namatay si Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay para yung nasira nating relasyon sa Diyos nang dahil sa ating mga kasalanan ay muling maibalik sa pamamagitan ni Jesus Christ. At sa pamamagitan ni Jesus Christ, by faith, tinatamasa natin ang lahat ng pagpapalang espiritual. At binibigyan tayo ng kakontentuhan ng Diyos sa mga bagay na nandirito sa lupa. Ang pagsunod kay Jesus Christ ay hindi para matupad natin ang lahat ng mga pangarap natin dito sa lupa. Ang pagsunod po kay Jesus Christ ay denying ourselves. Denying ourselves. Nakikita niyo po ba yung nasa screen? Pakibasa po para malaman natin kung sino ba talaga ang madalas nag-o-offer ng mga bagay na nandirito sa sanlibutan. Walang iba kundi si Satanas. At ang tinatawag sa gawain niyang yan ay walang iba kundi temptation. Mateo chapter 4 verse 9. Huwag po nating itwist ang Biblia para maging sakto sa gusto nating buhay ang pagsunod natin kay Jesus Christ. Dahil kung ganito, nang ganito ang gagawin natin, malaki po ang posibilidad na lahat ng magiging hakbang natin ay labag sa kalooban ng Diyos. Unti-unti tayo nitong ilalayo sa Diyos at ilalapit naman kay Satanas. Magiging questionable naman po kasi sa mga buhay meron tayo. Kung sinasabi natin tinanggap nga natin si Jesucristo bilang Panginoon ng mga buhay meron tayo, tapos nagpapatuloy pa rin tayong mabuhay sa dati nating pagkatao. Wala pa rin tayong ibang inaasam-asam o ibang hinahangad-hangad kundi yung mga bagay dito sa sanlibutan na kung minsan ay hindi na ayon sa kalooban pa ng Diyos. Kayamanan, masasamang pita ng laman, masasamang pita ng mata, at iba pa. Pagdating sa tinatawag na kayamanan, hindi ko gine-general na masama at mali ang maging mayaman sa mundong ito.
Pero kung ito ang magiging motibo natin, kaya natin tinanggap na Panginoon si Jesucristo sa buhay, meron tayo. Para pagyamanin niya tayo materially, para bigyan niya tayo ng mga negosyo, para bigyan niya tayo ng napakagandang sasakyan, para bigyan niya tayo ng bahay at lupa, at ihawon tayo ng Diyos sa kahirapan ng mundong ito. Sasabihin ko sa inyo ang totoo, hindi lahat ng yan kayang ibigay ng Diyos sa atin. Although Diyos siya, makapangyarihan siya sa lahat, pero hindi siya genie na napapanood natin sa TV na kapag nag-request tayo, automatic ibibigay at ibibigay niya sa atin. Dahil unang-una sa lahat, ang concern ng Diyos ay ang mga kaluluwa meron tayo. At kung mapapansin ninyo, sa mga prayer request natin na napakarami, hindi lahat ng yan pwedeng sagutin ng Diyos. Hindi lahat ng prayer request natin pwedeng sagutin ng Diyos. Dahil unang-una sa lahat, concern ang Diyos sa mga kaluluwa meron tayo. At kung makikipagmatigasan tayo ng ulo at gusto talaga nating kamkamin ang yaman ng mundong ito, meron naman akong kilalang Diyos na kailangan mong tanggapin. Yes, sambahin mo lamang siya at hindi siya magdadalawang isip na ibigay sa iyo ang lahat ng kayamanan ng mundong ito. Alam niyo kung sino 'yon? Walang iba kundi si Satanas. Sambahin mo lamang si Satanas, lahat ng kayamanan ng mundong ito, ibibigay at ibibigay niya sa iyo. Dahil ganyan din naman ang ginawa niya kay Jesucristo. Doon sa Mateo chapter 4, ang sabi niya, ibibigay ko lahat ng kayamanan sa iyo, maging man ang kaharian, sambahin mo lamang ako. Kaya nga kung mapilit tayo nakamkamin ang yaman ng mundong ito, automatic sambahin mo si Satanas. At lahat ng kayamanan ng mundong ito, hinding-hindi siya mag-aalangan na ibigay sa iyo. Pero ang magiging kapalit naman nun ay ang kaluluwa meron tayo na susunugin sa apoy ng impyerno. Mateo chapter 16 verse 26. Ano ang mapapala ng isang tao makantan niya man ang lahat ng kayamanan ng mundong ito kung ang kapalit naman nun ay ang kanyang kaluluwa na mapapasaapoy ng impyerno? Matanong ko lamang sa mga nangangaral ng salita ng Diyos sa mga oras ito, hindi lamang sa mga pastor, basta nangangaral ka ng salita ng Diyos, matanong ko lang, ano ba talaga ang tunay na dahilan kung bakit inilalapit natin ang mga tao kay Jesus Christ? Nang dahil lang ba sa mga material na bagay na nandirito sa lupa? Kaya kung minsan, sasabihin natin sa mga tao na kapag nagbalik loob ka kay Jesus Christ, yung mga pangarap mo noon na hindi mo natupad, ngayon, matutupad mo na. Minsan sinasabi natin sa mga tao na kapag nanalangin ka sa pangalan ni Jesus Christ, lahat ng mga bagay na hihilingin mo sa Diyos ay ipagkakaloob niya sa iyo. Ganito pa natin gustong ilapit ang mga tao kay Jesus Christ? Ang pangakuan sila ng mga bagay na kung minsan ay hindi naman sinasabi ng salita ng Diyos para sa kanila. Ganito ba natin gustong ilapit ang mga tao kay Jesus Christ? Ang ipakilala siya bilang isang genie.
At hindi bilang isang Diyos na nagkatawang tao, pinatay ng dahil sa ating mga kasalanan at muling nabuhay para magkaroon tayo ng kaligtasan. Alam ninyo, ang tao, bigyan mo man yan ng bigyan ng ayuda every Sunday, magugutom at magugutom pa rin siya. Ang tao, tulungan mo man niya na matupad niya ang lahat ng mga pangarap niya dito sa lupa, mapapahamak at mapapahamak pa rin siya. Dahil ang tao, bagamat isinilang siyang buhay physically dito sa lupa, patay naman siya spiritually. Kaya nga ang tao, bago man lamang dumating sa punto na mamatay siya physically, maihanda na siya doon sa tinatawag na eternal o eternal place. Dahil ang lahat ng meron tayo dito sa lupa, sasakyan meron tayo, bahay at lupa meron tayo, mga negosyo meron tayo, maging man ang mga buhay meron tayo, ay mawawala. At darating talaga ang mga araw na tayong lahat ay pupunta doon sa tinatawag na eternal o eternal place. Dalawang klase lang naman ng eternal place ang pupuntahan ng tao kapag namatay siya dito sa lupa. Una, eternal heaven. Kapag may Jesus Christ ka sa buhay at nabubuhay ka sa mundong ito para kay Jesus Christ. Ikalawa, eternal hell. Kapag wala tayong Jesus Christ sa buhay at hindi tayo nabubuhay sa mundong ito para kay Jesus Christ. Ang mga taong hindi totoo ang pananampalataya kay Jesus Christ at hindi totoong na-born again ay mapapahamak. Ang mga taong totoong may pananampalataya kay Jesus Christ at totoong na-born again ay maliligtas. Dahil iingatan at iingatan sila ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang pangalan. At yung mga taong yon na iniingatan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang pangalan ay mananatiling Kristiyano hanggang sa dulo ng kanilang hininga dito sa lupa. Sa hirap man o sa ginhawa. John chapter 17 verses 9 hanggang 20. Kaya nga habang tayo ay nabubuhay dito sa lupa, lumapit tayo kay Jesus Christ. Hindi lang naman dahil sa kailangan natin ng mga bagay na nandirito sa lupa, kundi dahil sa kailangan natin ng Diyos sa mga buhay meron tayo. At yung kaligtasang nagmumula sa Kanya. Dahil ito ang pinakakulang sa buhay ng isang tao magmula nang isilang siya dito sa lupa. Hindi talaga totally yung mga material na bagay lamang. Amen.